Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., hello sa inyo, Popoy at Bea. Ako nga pala si Nepoy. Nathaniel ang tunay kong pangalan pero nickname na lang ang itawag ninyo sa akin para close tayo. Nasa mid-20s na ako at kasama ko ang pamilya ko sa bahay. Tatlo kaming magkakapatid at talagang itinaguyod kami ng mama namin na isang mananahi. Samantalang ang papa naman ay sa construction nagtatrabaho. Simple lamang ang buhay namin, Popoy at Bea, pero kahit papaano ay hindi naman kami nanganib na magutom o kaya ay hindi makabayad ng mga bills sa bahay. Lalo na nga nung graduate na kaming magkakapatid. Nakapagtapos ako ng kursong IT sa isang school na malapit lamang sa amin. At kahit papaano, ay madali akong nakahanap ng trabaho sa isang maliit na kumpanya dito-dito lang rin sa amin, banda. Popoy at Bea, isa akong simpleng lalaki na may simpleng pangarap. Actually, dalawa lang ang pangarap ko. Una, gusto ko lang makaipon para makabili ng sariling bahay. Pangalawa, yung magka-girlfriend na siyang magiging forever ko na. Ongoing pa lang yung una kong pangarap. Siyempre, ilang taon o baka nga abuti ng dekada ang bibilangin bago ako makapag-ipon ng milyones para sa inaasam-asam kong bahay. Pero yung pangalawang pangarap ko, Popoy at Bea, ang sa tingin ko ay posible ng makamit, hopefully, in a few years' time. Tipong mas malapit kesa dun sa pangarap kong bahay. Dahil nakilala ko si Princess. Nakilala ko siya sa isang personality development seminar. Isinama lang ako ng pinsan ko doon kasi may libre siyang isang slot. And it was the best decision ever. Dahil nandun nga si Princess. Si Princess na talagang mukhang prinsesa, Popoy at Bea. She's petite, medyo morena, pero saksaka ng kinis. At masasabi kong siya na ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Well, hindi pa naman kasi ako nakakakita ng artista sa personal. Pero walang halong biro, Popoy at Bea. Magkaibang magkaiba kami ni Princess. Lalo na nga sa itsura. Matangkad ako. Hindi naman katabaan, pero may tiyan. Wala naman akong tagyawat sa mukha pero madalas makinang ako kahit wala naman akong ginagawa. Naniniwala naman akong hindi ako pangit. Pero sobrang taas lang talaga ng ikinagandang tao ni Princess kumpara nga sa akin. At kahit ayaw ko sa seminar ay chinaga ko para mapalapit nga kay Princess. Naging friends kami. At dahil biniyayaan ako ng Diyos nang nag-uumapaw na lakas ng loob / kapal ng mukha, ay nag-attempt nga akong manligaw. At dahil sobrang bait ni Princess, sinagot niya ako kalaunan. Oh yes, Popoy at Bea, I got the girl. At noong first monthsary namin, ipinakilala ko na siya sa mga magulang ko. Pa? Ma? Nandito na ako. Pasok ka, Princess. Pasensya na. Medyo magulo yung bahay namin. Pasok ka, pasok. Thanks. Sina tito at tita? Nasaan?
Nandyan lang yan. Sige, upo ka muna. Teka, tatawagin ko lang si Papa. Okay. Ma? Pa? Nandito na po ako. May bisita tayo, Ma. Pa? Nandito na si Princess. Nepoy! Ikaw na yan? Opo, Ma. Pasensya na. Mahina na kasi pandinig ng parents ko eh. Okay lang. No worries. Oh, ang aga mo atang nakauwi. Hay, yan na ba si Princess? Opo, Ma. Princess, mama ko pala. Hello po, tita. Good afternoon po. Hello, iha. Nako, napakaganda mo pala. Mas maganda ka pa pala sa personal. Thank you po. Kayo rin po, tita. Mas maganda po kayo in person. I'm so happy to finally meet you po. Oh, sino yan? Yan ba si Princess? Sana ba yan? Si Papa, nan laki mata, oh. Opo, pa. Siya po si Princess, yung girlfriend ko. Ah, pakaganda, no? Parang artista. Yan nga rin sabi ko, maganda na sa picture, mas maganda pa sa personal. Ma, pa, baka pwedeng umupo na tayo? Ay, oo, sige, maupo ka nga, iha, upo ka, pasensya ka na. Bigla kasing nagsabi tong si Nepo, inabibisita ka. Eh, kaya mas inu na naming mamalengke para sa masarap na hapunan, kesa maglinis. Nako, tito, nag-abala pa po kayo. Nakakahiya naman po. Hindi niyo naman po kailangan magpakapagod para sa pagbisita ko. Pasensya na po sa abala. Nako, hindi ka abala, iha. Ang totoo niyan, isa kang milagro. Po? Milagro kasing may daling babaeng bisita si Nepoy. Ang totoo niyan, mas milagro yung napansin mo yung anak ko. Mama naman. Totoo naman na. Sa'yo nga nang galing yun eh. Sabi mo, dininig ng Diyos yung panalangin ng isang payak na lalaking kagaya mo. Tingnan mo naman, napakaganda at napakabait ng girlfriend mo. Nako, Nepoy, ngayon pa lang, sigurado na akong mabait si Princess. Kasi, nagawa kanyang patulan. Pansinin, nagawa niyang pansinin yung isang katulad mo. Pasensya na sa parents ko, Princess, ha. Magaling talaga sila mag-down ng sarili nilang anak. Ganyan sila. Uy, hindi ka namin din na-down, ha? Nagsasabi lang naman kami ng totoo. Ang amin lang naman, Princess, it's an honor ba? It's an honor. It's an honor na magkaroon ng manugang na gaya mo. Nako, mama naman. Masyado pa maaga yung sinasabi mo. Pero hindi ka nagkakamali. Ma, pa, maganda yata, maghanda na tayo para sa hapunan. Alas 5:30 pa lang eh. Para maka-early dinner na tayo. Di naman pwede magtagal si Princess sa labas eh. Medyo strict kasi yung parents niya. Ah, ganun ba? Nako, mama, alika na sa kusina. Oo nga. Hala, pagbagain mo na yung ihawan. Isasalan ko na yung bangus agad-agad. Mag-iihaw pa? Dapat nga po magdadala kami ni Nepoy ng pagkain, kaya lang ayaw niya. Alam ko na kasing maghahanda si na mama, pero di ko naman alam na may ihaw-ihaw pala. Kaya nga, mamaya na tayo magkwentuhan kapag nasa harap na tayo ng masarap na pagkain. Iha, kumakain ka naman ng bangus, ano? Ay, opo naman, tito. Siyempre po, paborito ko po yun. Ayun? Sige, kwentuhan tayo mamaya, ha? Uy, Nepoy, pagtimpla mo ng Juicy Princess. Opo, ma, opo. Sige na, punta na kayo sa kusina. Princess, kain ka pa, oh. Madami kaming sinaing. Mag-eat all you can ka lang. Nako, tita, thank you po. Ang dami ko ng hapong nakain eh. Oy, eto pa ang bangus, oh. Eto, hipon. Maghipon ka pa. Ang dami-dami niyan. Lagyan mo ng insalada yung bangus mo para mas sumarap. Thank you po, tito, tita. Ang dami ko na pong nakain. Promise. Mabuti naman.
Huwag ka mag-alala. Kada punta mo dito, sisiguraduhin kong mabubusog ka. Naku, princess. Masarap ako magluto, baka akala mo. Patatabain kita agad-agad. Eh, pagkapayat-payat mo naman kasi. Manaman, huwag mo napansinin yung pangangatawan ni princess. Tsaka ba't mo ba patatabain? Mamaya magkasakit pa si princess eh. Kaya mo siya ma. Eto, para nagmamagandang loob lang sa nobya mo eh. O nga pala, princess, iha. Matanong ko lang, ano? Medyo matagal nang bumabagabag kasi sa akin ito eh. Bale, simula nung binalita sa amin itong si Nepoy na may nobya na nga siya. Ang tanong ko lang, ano bang nagustuhan mo sa anak ko? Eh, hindi naman sa minamaliit ko yung anak ko, ano? Pero talagang nagulantang lang kami at nagawa niya magganobya eh. Nagganobya na? Tapos maganda pa. Naku po, Diyos ko nga naman. Eh, sigurado naman kami anak na hindi itsura ang habol mo kay Nepoy. Kaya, ano ba nakita mo sa anak namin? Curious lang kami. Tama. Curious lang kami. Curious, yon. Tito naman, cute naman po si Nepoy Actually, napatingin talaga ako sa kanya kasi ang cute-cute ng dimples niya. Ano pa, iha? Ano pa? Pa naman. Huwag ka magulo. Kumain ka lang dyan. Tsaka po, super bait po ni Nepoy. Gentleman. Super funny. Super funny? Ang dami pong baon na jokes. As in, bentang-benta si Nepoy sa lahat ng umaattend nung seminar. At saka po, sobrang maasikaso ni Nepoy. Generous. And never siyang nagalit o nainis sa akin kahit ang lakas po ng toyo ko. Mahaba po yung pasensya ni Nepoy sa akin. At deal breaker po yun kasi aminado naman po ako na ang arte-arte ko minsan eh. ganun ba? Narinig mo yun, Nepoy. Tandaan mo yung mga sinabi ni Princess. Siguraduhin mong ma-maintain mo yung mga bagay-bagay na nagustuhan niya sa'yo, ha? Naintindihan mo ba? Pasensya ka na, Princess, ha? Hindi ko alam bakit parang ngayon lang nakakita ng tao yung mga magulang ko. Ano ka mo? Ano ka ba, Nepoy? Ang cute-cute nga ng parents mo eh. Nagpapasalamat nga ako at maayos nila akong tinanggap. At ang bait-bait pa nila sa akin. Kaya, thank you po, Tito at Tita. I feel so welcome po talaga. Ay, syempre naman, iha. Mababait talaga mga tao sa pamilya namin. Eh, wala naman kasi kaming maibubuga pagdating sa itsurahan tsaka sa payamanan. Kaya, mabawi kami sa ugali. Gaya nitong anak ko, ako na nagsasabi sa iyo, ha? Aalaga ang kanyan. At kahit kailan, hinding-hindi kanya sasaktan. Popoy at Bea, medyo nahiya ako sa inasal ng mga magulang ko. Alam ko kasing amazed na amazed sila sa ganda ni Princess. Hawig kasi ni Princess si Angelica Panganiban, minus the kaputian. Kaya hindi nila naitago yung malaking pagtataka nila kung papaano akong nagka-girlfriend na babaeng talagang masasabi mong way out of my league. Pero natutuwa ako sa pag-fish ni na mama at papa ng salubin niya tungkol sa akin at sa relasyon namin. At least sila na ang nagtatanong ng mga bagay na gusto ko rin naman talagang malaman. Pagkatapos nga ng meet-up na yon, sobrang pangaral ang ginagawa ng magulang ko sa akin. Mga payo, mga suggestion para lalo daw ma-inlove sa akin si Princess at hindi nga ako iwanan. Wag na wag daw akong tatanga-tanga. Kung sakali kasi Popoy at Bea, ito na daw yung pagkakataon para mahaluan ng kagandahan yung lahi namin. But don't get me wrong, Popoy at Bea, ha? Hindi ko naman niligawan si Princess dahil lang sa maganda siya. Hindi. Nagustuhan ko siya dahil malaanghel din ang pag-uugali niya. May kaya sila pero hindi naman siya materialistic. Hindi rin maarte at higit sa lahat,
ay marunong makisama sa iba. Sa kabilang banda naman, okay din ang first meet-up ko sa parents ni Princess. Mababait sila, Popoy at Bea. Katunayan niyan, palagi nila akong pinapupunta sa bahay nila. As much as possible kasi mas panatag sila kapag alam nilang nasa bahay lang nila kami at hindi yung pag-ala-gala kung saan-saan. Katunayan, doon ko rin sa bahay ni na Princess nakilala ang best friends niyang sina Kyle and Trixie. Okay na kaya tong cake na dala ko? Ilan kayang mga kaibigan ni Princess yung nandun? Di bale, papadeliver na lang ako kapag kulang. Ay, dito na pala ako sa bahay nila. Hi, Nepoy! Finally, you're here! Pasensya na, sobrang traffic talaga kanina eh. Okay lang. Ang importante, nandito ka na. Pasok ka na. Andito na sila, Kyle. Ah, eto nga pala oh. Nagdala ako ng cake. Wow! Favorite ko to ah. Tsaka, mahal to ah. Eh, well, syempre, minsan lang kayo magsama-sama ng mga kaibigan mo, di ba? Sabagay. Oh, lika na, papakilala na kita. Kyle? Andito na si Nepoy. Nepoy, eto si Kyle. And yun si Trixie. Hello, Nepoy! Nice to finally meet you. Hindi yung puro palike-like na lang tayo sa social media. Oo nga eh. Nice to meet you sa wakas. Hi, Nepoy! Hi, Trixie. Hindi ba tayo friends sa FB or IG ha? Pero add kita mamaya since nagkakilala na tayo in person. Sure, sure. Sige. Sabihan mo lang ako. Nga pala, Princess. Ano nga pala yung ipapaayos mong PC? PC ba o laptop? Yung PC ni Papa. Medyo matagal na kasi yun. Saka wala sa amin dito sa bahay ang marunong mag-ayos ng mga ganun eh. Sige. Ayusin ko na agad para maya-maya merienda tayo sabay-sabay. Papadeliver ako ng pizza. Sige. Good idea. Pasok ka dun, no? Sa office ni Papa. Dun ba? Sige, ako na bahala. Mag-enjoy ka muna kasama nila, Kyle. Okay. Tawagin mo ako pag may kailangan ka, ha? Sige. Mukhang ayos na tong PC ni Tito ah. Lahat naman gumagana na. Ang tanong, kailangan ko pa bang i-reformat? Daming laman eh, teka. Tanungin ko nga si Princess. Princess... Oh my God! Yan na ba si Raffy? Yes, girl! Wow, he looks so good. Sabi sa'yo eh, he looks so much better than before. Mas guwapo, mas naging fit pa oh. And take note, balita ko he's doing good sa business nila sa Hong Kong. Ewan ko ba naman sa'yo, ba't nakipag-break ka? Ilang beses ko ba kailangan sabihin, LDR is not my thing. My God, you guys are so in love. Pero ang dali mong sumuko sa salitang LDR. Kaya ayan, maglaway ka ngayon. Your ex looks so much better kumpara nung kayo pa. Ang sabihin mo, he looks way better than her current boyfriend. Trixie! What? Totoo naman ah. Kyle and I were talking about it the other day. Actually, araw-araw na nga naming topic ni Kyle yan eh. Girl, hindi naman sa pagiging judgmental ha.
Pero hindi talaga namin magets ni Kyle kung anong tumatakbo sa utak mo at sinagot mo si Nepoy. Nepoy is a very kind person. Princess, lahat ng tao may angking kabaitan. Hindi lang si Nepoy ang mabait na lalaki sa mundong to. Nepoy is hardworking, family-oriented, at higit sa lahat, I know that he loves me very much. Hello, ganun din kaya si Rafi sa'yo before. Kaya nga siya nasa Hong Kong kasi hardworking siya, family-oriented. Girl, baka nakakalimutan mo, very open si Rafi makipag-usap sa'yo about your future. Unlike other men na allergic sa salitang future and family planning. At nako, wag mo kami umpisahan sa usapan kung gaano kakamahal ni Rafi. Rafi was so obsessed with you kaya. True! Sobra kaya! Kulang na lang ialay niya kaluluwa niya sa'yo. Kaya naaning talaga kami nung nakipag-break eh. Eh hello! Andyan lang yung Hong Kong. Eh feeling ata ni Princess Antarctica pupunta si Rafi. Tama na nga. Ano bang point na pinag-uusapan pa natin si Rafi? Eh matagal na kaming break. More than a year na. Well, 1 year and 2 months pa lang naman. So? Hindi pa yun ganun katagal para sa ex-lovers na sobrang nagmahalan. Tama na, okay? Tama na. Mamaya marinig pa kayo ni Nepoy. Okay, last na. Sana pag-isipan mo, Princess. Ang ano? Are you sure you want to be with Nepoy? Trixie? Kasi nagpaparamdam sa amin ni Kyle si Rafi. At girl, kinakamusta ka? Kinakamusta ka with feelings. Tama na. Ayoko nang makarinig pa ng anything about or related kay Rafi. Enough na! Si Nepoy ang nandito. At whether you like it or not, Nepoy and I are together. Happy together. Nepoy, ito nga pala oh, pa-take home ni Mama. Yung ulam kanina na kare-kare, tsaka may pasobrang gulay din at yung specialty ni Mama na bagoong. Lagay ko na lang dito sa paper bag ha. Tapos, thank you din pala ulit sabi ni Papa. Although, nakailang thank you na siya sa'yo kanina, di ba? Sabi niya parang ang gaan na daw gamitin ang PC niya. Hindi na mabagal. Nga pala, anong plano natin next week? Sina Kyle kasi nagyayaya na mag-out of town. Sama ka raw. Sila na daw bahala sa lahat. Ano, game ka? Tara, go tayo. Tagal ko na kasi hindi nakakapag-out of town eh. Baka it's time na. Hmm? Nepoy? Hmm? Sige. Ituloy nyo lang yung out of town pero di na ako sasama. Ikaw na lang. Ha? Bakit? May trabaho ka ba? Or may lakad kayo ni na tita? Sama na lang ako sa lakad nyo or sa trabaho mo. San ba? Hindi na. Sumama ka na lang kina Kyle. Mas masaya yun. Tsaka sabi mo nga, di ba? Tagal mo nang di nakakapag out of town kaya go lang. Teka. Nepoy? Are you okay? Is there something wrong? Bakit parang may laman yung tono ng pananalita mo? Hindi. Wala lang to. Pagod lang. What's wrong, Nepoy? Obvious naman na wala ka sa mood eh. Kanina pa actually, pero ngayon mo lang napansin. Sobrang saya mo kasi kasama si Kyle eh. Hey, anong problema? Anong nangyari? May nagawa ba akong hindi mo gusto? May nasabi ba ako? Wala. Wait. May narinig ka bang usapan namin nila, Kyle? Narinig? Bakit meron ba akong dapat na hindi marinig? Wala. Wala naman.
Uuwi na ako. Hey, Nepoy. Huy, bakit ka naman ganyan? Sabihin mo muna sa akin kung anong problema. Huwag ka naman ganyan, oh. Nepoy. Nepoy! Look, pagod lang ako. I'm sorry, madami lang iniisip. Pasensya na. Madaming iniisip? Gaya ng? Wala. Sa trabaho lang to. I'm sorry kung nadamay ka pa. Ano lang to? Stress lang. Sure ka? Oo, sure ako. I'm sorry. Huwag ka mag-alala. Wala kang kinalaman. Stress lang. Mabuti pa, alis na ako para makapagpahinga na tayo. Tawag na lang ako mamaya. Sure ka, Nepoy? Oo, princess. I'm sorry kung nag-aalala ka pa. Usap na lang tayo mamaya. Okay. Ingat ka. Thanks. Popoy at Bea, ang totoo niyan, nagtataka din naman talaga ako at sinagot ako ni Princess. Masaya ako syempre, pero paminsan-minsan napapaisip din ako kung totoo ba talaga ang lahat o baka nananaginip lang ako. Alam ko namang sobrang layo ng agwat namin ni Princess pagdating sa aming mga itsura, sa disposisyon sa buhay, and basically sa lahat ng bagay. Pero lalaki lang naman akong na in love. Sinubukang sungkitin ang babaeng nagugustuhan at nagkataon naman, sinuwerte. Yun nga lang, may mga pagkakataon na nababahira ng pagdududa yung saya na nararamdaman ko. Dahil na rin sa mga tao sa paligid namin na grabe kung makapanghusga o di naman kaya ay makapagdikta. Simula nga nung makilala ko yung best friends ni Princess na sina Kyle at Trixie, alam ko agad na sila ang isa sa maraming pwedeng maging hadlang sa aming dalawa ni Princess. Ayaw kasi nila sa akin. Mas gusto nila yung ex ni Princess na si Raffy, na apparently, ang laki din ng itinaas ng estado kumpara sa akin. Sinearch ko kasi sa internet yung Raffy, Popoy at Bea. Siyempre, gusto kong malaman sino ba yung sinundan ko at bakit parang may fans club siya. Popoy at Bea, lalaki ako. Pero alam ko kapag mas gwapo sa akin yung ibang lalaki. At si Raffy? Siguro isang buhok sa kilikili lang niya ang isang katulad ko. Pero biro, Popoy at Bea, nung nakita ko yung social media ni Raffy. Kahit ako, isasang-ayon sa mga sinabi ni na Kyle and Trixie. Kung saan-saan na nakapunta, mapa Pilipinas o sa ibang bansa itong si Raffy. Eh ako nga, ni hindi ko pa natutungtungan ang beaches o ang mga beach sa Boracay. Tapos ang aesthetic ng accounts niya na nagkataon namang naka-public. Nasaktan talaga ang pagkalalaki ko. Sabihin na nating yung pride ko. At aminin ko, doon na nabuo ang hindi kagandahang pakiramdam sa loob-loob ko. Nagumpisa akong magselos, may insecure sa isang taong hindi ko naman lubusang kilala. At may insecure sa nakaraang hindi naman ako naging bahagi. Nepoy, sure ka bang isa lang order mo? Carbonara? Wala ka bang ibang side order? Oo, okay na ako dun. Medyo nagbabawas na ako ng kinakain eh, lalo na sa gabi. Ha? Nagtimbang kasi ako noong isang linggo,
Tapos nakita ko sa internet na overweight pala ako. Eh, matangkad ka eh. Kaya talagang mabigat ka. Oo nga, pero may ideal weight sa height ko eh. At base sa timbang ko eh, medyo nagpas na ako ng 25 pounds. Eh ano naman, healthy ka naman eh. Wala ka namang sakit sa puso, di ba? Malakas ka naman. Hindi ka naman sakitin. So, bakit mo pahahabulin yung ideal weight sa height mo? Eh, syempre, mas okay na yung healthy. Maganda pa pangangatawan. Nakakahiya naman sa'yo eh. Sa'yo, tsaka sa ex mo. Huh? Wait, anong sabi mo? Wala. Nakakahiya sa akin at kanino? Tama ba rinig ko? Ha? Sa ex ko? Wala nga. Naku, Nepoy ha. Ano yan? Princess. Oh. Nakamove on ka na ba sa ex mo? What? Nepoy, seryoso ba yan? 3 months na tayo together. Tapos ngayon mo lang tatanungin sa akin yan? Eh bakit? Dapat ba bago maging tayo? Bakit may sasagot ka ba dapat? Nepoy, grabe! Stop being paranoid! Wala akong kakaibang isasagot dahil obviously, naka-move on na ako. Like, duh! May boyfriend na ako, no? Eh bakit? Ang point ko lang is, ngayon ka pa nag-isip ng anything about my ex kung kailan tayo na at nakailang buwan na tayo. I mean, saan galing yan? Ha? Wala naman. Well, nung isang araw kasi may nakita lang akong throwback photo ni Kyle. Kasama ka tapos may katabi kang lalaki, nakaakbay sa'yo. Ex mo yun, tama? Ah, yun ba? Oo. Pero matagal na yun eh. 3 or 4 years ago. So, gano'n kayo katagal nung Rafi? Ha? Huh? Seryoso ba yan, Nepoy? Pag-uusapan natin yung past ko? Bakit hindi? Ayaw mo? Bakit sensitive pa rin yung topic para sa'yo? Nepoy. Tanong lang, princess. Ay. Nepoy, naka-move on na ako sa ex ko. Hindi na ako in love kay Rafi. Matagal na. Hindi pa tayo, wala na akong feelings whatsoever para sa kanya. We're done. I'm done with him. Ngayon, ayokong pag-usapan yung past ko. Kasi, hindi na siya importante. Napakawalang delikadesa ko naman kung ibibida ko pa yung past love life ko bago kita nakilala. Yun lang yun. Nothing more. Klaro na ba? Ngayon, kung meron kang nakikita o nararamdamang issue, please ask me. Itanong mo na sa akin. Klaruhin na natin ngayon pa lang. Kasi ayokong pag-awayan natin yung past ko. Kaya, ano ba yon, Nepoy? What's bothering you? Wala. Wala naman. What's bothering you, Nepoy? Tell me. Wala. Medyo ano lang. Medyo nagselos lang ako sa post ni Kyle. Eh, alam naman yung friend niya ako sa FB pero shinare pa rin niya yung memory. So, alam mo yun. Medyo na bad trip ako. Ay, I'm sorry sa ginawa ni Kyle. Pero I'm sure na hindi niya sinasadya yung patama niya sa'yo. Wedding anniversary kasi yun ng parents niya. Unforgettable kasi yung party. Sobrang saya. Kaya, shinare niya pa rin. Well, sana nga. Sure ako doon. Si Kyle pa. Yun nga eh. Eh, ayaw sa akin nun eh. Ha? Huh? Wala. Sabi ko order tayo ng isa pa. Yung pagkain type natin dalawa tapos hati tayo umubos. So, okay ka na? Meron pa rin, kaya nga hahatian kita sa isang pagkain eh. Okay, sige, tawag tayo ng waiter.
Thank you so much, Nepoy. Super nag-enjoy ako today. Tara, pasok ka muna sa bahay. Mag-hike ka kay na mama. Sure, sige. Tara. Princess. Bakit? Tanong lang. Oo. Hindi naman nagme-message sa'yo yung Rafi, no? Bakit ang tagal mong sumagot? So nag-message na sa'yo. Ano, magka-chat na kayo? Nakikipagbalikan ba? Ano ba yan? Bakit ang tagal mong sumagot? Ay, Nepoy, akala ko ba okay na? Eh bakit kasi hindi mo nalang sagutin yung tanong ko? Nag-message na sa'yo, no? At magka-chat na kayo? No, of course not. Hindi siya nagme-message at lalong hindi kami magka-chat. Talaga lang, ha? Eh bakit ang tagal mong sumagot? Namimili ka pa ng sasabihin mo? My God, Nepoy! Ano bang iniisip mo, ha? Natagalan akong sumagot kasi nasyak pa ako sa tanong mo. Sa nonsense mong tanong na may halong pagdududa. Iniisip ko pa kung papatulan ko yung toyo mo. Patingin ang phone mo. What the hell? Ayaw mo? Anong ayaw? Go ahead! Be my guest. O ayan yung phone ko. Hawakan mo. O ayan o. Nasa'yo na. Ungkatin mo. Halughugin mo. Gawin mo kung anong gusto mo. Habang ako, papasok muna sa loob. Magsha-shower. Pumasok ka na lang sa bahay kapag okay ka na ha. Kapag satisfied ka na. Deal? Princess. Take your time ha. Bala kong magbabad sa shower eh. Pampaalis na rin ng inis. Princess, halika dito. No! Go ahead, check mo na yung phone ko. Mag-usap tayo pag matino ka na. Opoy at Bea, nakakahiya. Naaminin, pero chinek ko nga talaga yung phone ni Princess. Halughog kung halughog. Pero wala. Wala akong nakita. Pasalamat na lang talaga ako at understanding ang girlfriend ko. Hindi siya nagalit whatsoever. Parang wala lang sa kanya. Kitang-kita ko na confident siya sa sarili niya. As in walang takot o kaba. Unlike me. Unlike me na nakita namang walang ginagawang masama yung girlfriend pero hindi pa rin mapanatag ang kalooban. Kasi for some reason, Popoy at Bea, hindi na nawala yung kaba o takot ko. Hindi na ibsan yung selos. Parang meron pa rin maliit na boses sa likod ng utak ko ang nagsasabing nabibilang na ang mga araw na kasama ko si Princess. Popoy at Bea, simula nung naging kami ni Princess, doon ko lang na-realize na may tendency pala akong maging seloso, territorial, na konting possessiveness, na may konting possessiveness talaga on the side. Pero feeling ko naman, nasa within normal range pa rin ako. Hindi pa naman ako yung nasa extremes na akong tawagin. Ganun kasi talaga siguro kapag in love kay. Kapag alam mong you found a really good woman. Yung alam mong hindi perfect, oo. Pero, perfect para sa'yo. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Selos ka lang. Popoy at Bea, lumipas sa mga araw, wala naman kaming naging issue ni Princess. Salamat na lang din sa pagbibigay niya sa akin ng assurance. Isa yun sa nagustuhan ko talaga sa girlfriend ko, Popoy at Bea. Yung willingness niya na harapin right then and there kung ano man ang issue. Problema o yung kinakatayo ng isa sa amin. At syempre on my part, nag-sorry na rin naman na ako sa inasal ko the last time. Pinaliwanag ko maigi kung anong naramdaman ko. And Princess understood me and even offered comfort and assurance. Kaya kinumbinsi ko talaga ang sarili ko, Popoy at Bea, na overthinker lang ako.
isang overthinker, major in pagiging seloso. Wala namang ginagawang masama ang girlfriend ko, pero ako tong nag-uumpisa ng issue. But not until one day. Grabe. Dami niyo palang bisita, princess. Ganyan talaga taon-taon. Never kasi kaming nagpa-party talaga kahit tuwing holidays. Pero kapag birthday ni Papa, invited lahat ng close friends niya. Kung alam ko lang, sana medyo inayos ko yung suot ko. Nag-blazer man lang sana ako o kaya coat. Ano ka ba? Hindi na kailangan ng ganun. Eh syempre mga senior na halos yung mga bisita ni Papa at saka yung iba galing pa ng opisina. Huwag ka nang ma-conscious. Eh, parang nakakahiya eh. Ano ka ba? Maliit na bagay. Tingnan mo nga ako, nakadress pero naka-slippers lang. Eh, dito ka nakatira. Eh, part ka naman ng family eh. Talaga? Sus! Tigilan mo nga ako sa ganyang itsura mo ah. By the way, pare, remember my youngest daughter, Princess? Yes. Oh, syempre naaalala ko siya. Palagi mo siyang sinasama sa construction site dati, di ba? Oh, anak. Natatandaan mo pa ba si Art? Yes po. Hi po, Tito. Bilis ng panahon, ano? Dati, pagkaliit-liit mo lang. Tapos ngayon, ano ba, working ka na ba o nag-aaral pa? Working na po, Tito. Isa ka ba nagtatrabaho? Anong trabaho mo? Sales and marketing po. Oh, nice. Oh, tama. Hayaan mo na yung mga nakakatanda mong kapatid sa family business. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Kaya nga po eh. Eh pare, lahat ba ng anak mo eh may asawa na? Ah, itong bunso ko wala pa. Bata pa yan eh. Pero may nobyo ka naman ah. Ay opo, siya po Tito. Ay, hello po, good evening po. Nepoy po. Nepoy? Opo, opo. Eh, gano'n na kayo katagan? Mga ano po. May balak na ba kayo magpakasal? Well, Tito, depende po yun kay... Ako, pare. Wala munang mga ganyang usapan bago pa lang sila. Saka, susme, mga bata pa yung mga yan. Pwede pang magbago mga isip niyan. Dad! No offense, Nepoy ha. Pero syempre, as much as possible, wala munang kasal-kasal ha. Marami pang pangarap ang anak ko. At saka malay natin, di ba? Marami pang options dyan. My God, Dad! What are you saying? Hindi. Ano kasi, I mean, don't get me wrong. Ang punto ko lang, bata pa kayo. Mag-enjoy muna kayo sa buhay nyo. Explore nyo muna yung mga pwede nyong i-explore. Like mag-travel, meet new people. Pero at the same time, work hard para makaipon. Alam nyo kasi maraming possibilities ang buhay. Yun lang naman yung pinupunto ko eh. pare, halika. Doon tayo sa veranda. Andun nakatambay yung mga batchmate ko na sinasabi ko sa'yo. Eh baka doon meron kang makuwang sosyo. Tara na. Sige anak ha, Nepoy. Doon muna kami. Okay, Dad. Dapat ko bang paghinalaan yung mga salita ni Tito? Hindi. Honestly, hindi ko alam yung point ni Papa. Pero wag mo na lang pansinin. Baka may tama na ng alak. Wag mo na lang intindihin yun, okay? Okay. Tara, kuha na lang tayo ng inumin. Sige. Tito, maraming salamat po sa pag-invite sa akin. Si Tita po ata nakatulog na. Oo eh, sobrang pagod. May makeup pa nga. Pasabi na lang kay Tita, maraming salamat. Bale, Tito, mauna na po ako. Sige. Maraming salamat, Nepoy ha. Salamat sa pagpunta. Ingat ka, Iho. Tara, hatid na kita. Hindi na. Diyan ka na lang. Madaling araw na oh. Kaya ko na to. Sure ka? Oo naman. Importante magpahinga ka na. Alam ko pagod na pagod ka na eh. Okay. Tawagan mo ako bukas ha. Ay, mamaya na pala. Sige, good night.
Good night. Bye po ulit, Tito. O, sige, ingat. Dad, can we talk? Ano yung sinabi mo kanina? End off ha, nakaka-offend sa amin. Lalo na kay Nepoy. Pinagsasasabi mo dyan? Yung kay Tito Art. Para mo namang sinabi na hindi ka boto kay Nepoy. Yung kay Tito Art. Para mo namang sinabi na hindi ka boto kay Nepoy. Kailan ko ba sinabing boto ako ha? Nako princess, pinagbibigyan lang kita pero... Hindi ibig sabihin. Boto na ako sa boyfriend. Gustuhin ko mang makinig pero... Oo, mabait yung tao. Parang hindi ata tama na pero magpakadaga ako dito. Na masigit sa kanya. Alis na, Nepoy. Ayaw mo makipagbalikan sa ex mo. Alis na. O, hindi humanap ka ng iba. Halika na. Wag mo na silang pakinggan. Umalis ka na. Opoy at Bea, gusto ko pa sanang idikit yung tenga ko sa pintuan eh, para marinig ko ang usapan nila Princess at ng tatay niya. Pero hindi ko na ginawa. Hindi dahil sa alam kong mali ang makinig sa usapan ng ibang tao, pero dahil natakot ako sa mga pwede ko pang marinig. Konti lang ang naintindihan ko sa mga sinabi ng tatay ni Princess, pero isa lang ang sigurado. Gusto ako ng tatay ni Princess bilang isang disenteng tao, pero hindi bilang nobyo ng anak niya. Tipong pinagdadasal niya sigurong mag-break na kami ng bunso niya. Nakakatawa po, Popoy at Bea, kasi nalalaman ko na lang na ayaw sa akin ng mga tao sa paligid ni Princess. Not because sinabi nila sa akin, pero dahil lang sa nahuhuli ko sila nang di sinasadya. Patunay na ang tao ay iba pala kapag kaharap mo. Iba din kapag ka nakatalikod ka na. At isa pa, during that time, hindi ko sure kung matutuwa ba ako o hindi sa ginagawang paglilihim sa akin ni Princess na mga comments ng friends and family niya. Never niyang nabanggit o naikwento na merong negatibong nasabi yung family or yung best friends niya against me. Pwedeng pinoprotektahan niya ako or pwedeng ayaw lang niya ng issue. Ayaw niya ng away. Kung sa bagay, ako rin naman. Hindi ko rin siya kinukumpronta kahit marami na nga talaga akong aktwal na naririnig. Kasi ang totoo, natatakot ako. Baka kasi mauwi kami sa hindi pagkakaunawaan. At yung away ay mauwi nga sa breakup. At ayoko mag-break kami ni Princess Popoy at Bea. Mahal na mahal ko siya. At alam kong hindi na ako makakakita ulit ng katulad niya. Kung may makita man ako, for sure, hindi ako nito papansinin. Hoy, Nepoy. Asa na ba si Princess? Kailan ba siya dadalaw dito, ha? Eto, okay pa ba kayo? Hindi naman kayo nag-break siguro, ano? Sabihin mo lang, ha, at hahambalusin kita pag nalaman kong hiwalay na kayo. Sus, pa, andun siya sa bahay nila. Eh, bakit nandun? Anong bakit nandun? Malamang dun siya nakatira. Eh, ba't di mo dalhin dito? Tarantadong tot namimiloso pa eh. Pa naman, weekend eh. Buong linggo nagtatrabaho yun. Hayaan nyo magpahinga. Abay, bakit? Pagtatrabahuin ba namin siya dito? Kagabi lang kasi nagpaplano yung nanay mo magluto ng hipon. Paborito daw kasi ni Princess. Anong gagawin ko? Tawagan mo, sunduin mo. Dito na ka mo siya magpahinga at nang mabindisyon na naman ang magandang elemento ang bahay natin. Pa naman eh, namamahinga yung tao eh. Isa, Nepoy ha, tinatamad ka lang eh. Hindi ako tinatamad. Siyempre gusto ko rin makita yung tao. O yun pala eh, ba't nag-iinarte ka pa dyan? Oo na. Tatawagan ko na.
Hello, Nepoy? Hi. Hey. Kumusta? Ginagawa mo? Wala naman. Dito sa bahay. Nanonood ng K-drama. Napatawag ka. Kasi sinapapa kinukulit ako eh. Gusto ka daw nila makita. Namiss ko na rin sina Tito. Punta ako dyan? Kung hindi ka busy. Hindi, syempre. Nanonood lang ako ng K-drama eh. Sige, maliligo na ako. Hindi, ganito na lang. Gumaya ka na tapos antayin mo ko. Susunduin kita. Huwag na, ako na lang. Susunduin kita, okay? Sige na, maligo ka na. I love you. Love you too. Ingat ka. Hi, Nepoy. Pasok ka. Pasok. O, ba't nakapambahay ka? Naligo ka na ba? Tapos na ako maligo. Hindi pa lang ako nakakabihis kasi namimili pa ako ng isusuot. Although, nakapili naman ako. Sasuotin ko na lang. Saktong-sakto sa dating mo eh. Sige. Bihis ka na. Sina Tito pala nasa kusina. Wala sina Mama. Ako lang at saka si Manang Esther nandito. Sakto pala pagsundo ko sa'yo eh. Oo nga eh. Sige na, bihis ka na. Okay. Pwede kayang sama ako? Sama ka? San? Sa kwarto ko? Pwede kaya? Oo naman. Well, basta ipangako mong good boy ka lang. Grabe ka naman sa akin. Wala naman akong balak na kung ano. Eh bakit gusto mong sumama sa kwarto ko? Eh kasi isang beses pa lang ako nakakapunta sa kwarto mo eh. Tapos mabilisan pa. Palagi kasing nandito sina Tito tsaka Tita. So, baka naman this time eh pwede akong tumambay saglit. Sige. Tara? Parang ayaw mo yata eh. Sira. Siyempre gusto ko. Kaya lang naalala ko, hindi pa ako naglinis ng kwarto eh. Sus, yun lang pala eh. Baka nakakalimutan mo kung gaano kagulo yung bahay namin. Kahit ata malinis na version ng bahay namin, wala pa rin binatbat sa bahay niyo eh. Oo na, sige na. Halika na. Huwag mo nang laitin yung bahay ninyo. Gets naman kita eh. Pasok ka. Medyo malinis naman yung kwarto ko. Alam mo, princess, 6 months na tayo. Dapat yata hindi na tayo nahihiya kung malinis o hindi yung kwarto o bahay natin. Actually, no. O sige na, bihis ka na. I mean, syempre hindi sa harap ko. Sige. Dun lang ako sa banyo. Bibilisan ko na. Okay. Grabe. Kalahati lang ata ng kwarto ni Princess yung kwarto ko eh. Cute-cute talaga ng kwarto ng babae. Uy, meron pala siyang mga Instax photos dito. Princess, tignan ko tong photo wall mo ha. Sige lang. Ang nene pa ni Princess dito ah. Si Kyle, lalaking-lalaki pa itsura dito. Si Trixie, parehas lang. Dami palang close friends ni Princess ang di ko pa nakikilala sa personal. Uy, andito pa yung baby photos ni Princess, ha? Ayos. Ano to? Pictures, maliliit na stuffed toys, movie tickets, plane tickets, bracelet, dried flowers. Saan galing to? Nakaipit sa isang photo album na. Photo album ni Princess at ng ex niya.
Ayos. Okay na ako. Tara na. Naglagay ako ng konting makeup pa para naman cute ako pag nakita ako ni na tita. Nepoy? Huy, tara na. Nakita mo pala yan. Nepoy, wala lang yan ha. Itatapon ko rin naman yan. Itatapon? Pero nakalagay sa isang malaking gift box. Eh, ang totoo niyan, nakalimutan ko lang na nandyan pala yan. Kaya nawala sa isip ko. Busy kasi ako sa work eh, kaya nakaligtaan ko. Tinanong kita dati, di ba? Tinanong kita kung binura mo na yung mga pictures mo kasama yung ex mo. Oo nga! Hindi ko naman alam na burado lang pala sa phone mo. Pero yung memorabilia nyo, andito pa sa kwarto mo. Nakatago ng maayos. Parang wala ka namang balak itapon tong mga to. Ay, Nepoy. Ay, okay, fine. Nahuli mo na ako. Oo, nandyan pa rin yung mga gamit ni Raffy. Pero hindi ibig sabihin nun, tinitingnan ko yan araw-araw at nagdadrama ako tungkol kay Raffy. No, it's not like that. Nakalimutan ko na lang talaga yan. As in, wala na lang akong pake. Kaya I'm sorry kung kinailangan mo pang makita yan. Pero maniwala ka. Walang ibig sabihin yan. I'm done with Raffy. Matagal na. So hindi ka ba mag-offer na itapon to? Ngayon na? Ay, fine. Akin na yan. O galit ka? Naiinis ka? Bakit? Dahil totoong ayaw mo itapon yung mga yan? Mahalaga pa rin sa'yo? Kasi totoo, no? Hindi mo man binabalik-balikan araw-araw, binabalik-balikan mo naman kapag namimiss mo yung ex mo. Kasi kung nakamove on ka na, matagal mo nang tinapon yung mga yan. Lalo na nung pumasok na ako sa buhay mo. Fine, akin na yan. Alam mo ba kung bakit ako naiinis? Kasi hindi mo ako pinapakinggan. Pinapaniwalaan mo lang yung sarili mo kasi pinapairal mo yung selos mo. Aba syempre, talagang iiral yung selos ko. Ikaw ba naman lumagay sa pwesto ko eh. Nakita mo yung mga gamit ng ex ko. Nakalagay sa magandang lalagyan at nakadisplay pa rin sa kwarto. Hindi ka ba maghihinala kung bakit? Hindi ka ba magtataka na wala akong pake kahit girlfriend na kita? Basta yung masasayang alaala namin ng ex ko, may special na pwesto pa rin sa kwarto ko? Sa personal space ko? At kahit alam ko nagsiselos ka sa ex ko, wala akong pake. Yung gusto ko pa rin ang masusunod. Bakit mo ba ako inaaway, ha? Nakalimutan ko na nga kasi na nandyan yung lintik na box na yan. Eh bakit kasi ayaw mo pang itapon yung mga yan? Eh nanghihinayang nga lang ako dun sa mga travel souvenirs ko. Hindi dahil kay Raffy. Maniwala ka na kasi sa akin pag sinabi kong tinamad lang akong i-dispatcha yung mga yan hanggang sa nakalimutan ko na nga. Hindi ko na alam kung ano pang sasabihin ko. Sige na. Tama na. Tama na, iyak. Tama na, wag na tayo mag-away. Halika na dito. Ikaw kasi! Okay na, tama na. Basta asikasuhin mo yan. Kunin mo yung mga sinasabi mong travel souvenirs o kung ano man. Pero yung mga bagay na may mukha nung Raffy na yan, itapon mo. Sunugin mo. Naintindihan mo? Oo na. Huwag ka nang magalit. Nakakatakot kay. I'm sorry. Mahal lang kasi talaga kita eh. Kaya ayoko nakakaramdam na may kaagaw ako sa'yo. Okay? Okay. Tama na. Halika na. Alis na tayo. Popoy at Bea, nadala na ako sa iyak ni Princess. Yun ang unang beses na umiyak siya nang dahil sa awayan namin. At feeling ko insulto sa akin yun.
Dahil goal ko nga ang never na paiyakin si Princess sa sama ng loob o sa galit. Kaya kahit masama pa rin yung loob ko, tiniis ko na lang at inuna yung pagtahan niya. Binaliwala ko na lang yung pagseselos ko buong araw. I tried my best na ipakitang masaya ako at nakalimutan ko na yung pinag-awayan namin earlier. Kahit ang totoo ay tumatak sa isip ko yun. Naging threat na rin sa akin yung box na yun. Naging threat na sa akin lahat ng memories nila. Kung pwede ko lang talagang magikin yung utak ni Princess at burahin yung masasayang memories nila nung Raffy na yun, gagawin ko talaga. Bago pa lang kasi kami ni Princess, sabi nga nila, pag ilang buwan pa lang ang isang relasyon, ay madali pa itong buwagin. Princess, gusto mo ba maanghang tong adobo? Hmm? Ano yun? Gusto mo ba gawin kong maanghang yung adobo? Ah, yes please. Okay, copy. Siling na buyo, siling na buyo. Saan na kaya yung siling na buyo? Alam ko madami pa yun eh. Nasa ref kaya? Teka, check ko nga. Naku, mukhang wala na. Patay. Eh di wala, normal na adobo na lang. Ah, teka. Takbo kaya ako tindahan sa kanto. May sili kaya sila? Kung meron sila sibuyas, eh baka meron din silang sili. Oo, tama, ganun na lang. Pabantayan ko muna kay Princess to. Total, konting kulo pa kailangan nito. Princess, baka ano, pwede kayang... Kyle, tigil-tigilan mo na nga yung sinesend mong screenshot, ha? Binura ko na yung chat natin, baka mamaya makita pa ni Nepoy. Stop na, Kyle, ha? Anong... Sira, hindi ako kinikilig. Wala akong pake. Kyle! Ewan ko sa'yo, bahala ka. Kitain nyo kung gusto nyo. Labas ako dyan, ha? Sige na, bye na. May gagawin pa ako. Basta burado na GC natin. Huwag ka na makulit, ha? Bye! Tong bruhang to, papahamak pa ako. Princess? Uy, Nepoy. Yes? May kailangan ka? Ano kasi, wala nang sili, so tatakbo sana ako sa tindahan sa kanto. Sige. Bale, pakitignan-tignan na lang yung ano, yung pinakuluan kong adobo. Okay, I got you. Sige. Oh, kala ko tatakbo ka sa tindahan. Anong pinag-uusapan niyo ni Kyle? Bakit kailangan mong burahin chat ninyo? Bakit hindi ko pwedeng makita? Gaya ng sinabi mo sa kanya. Palagi ka bang ganon? Nagbubura ng chat? Chat nyo lang ba ni Kyle o baka meron ka pang ibang kachat na binubura mo para hindi ko makita? Or should I say, para hindi ko mahuli? Nepoy? Okay. Sige. Ganito. Hirap makasagot? Hindi sa ganun. I'm just choosing my words. Choosing your words? Magpifilter ka? No, not filter. Choosing my words carefully para hindi mo ma-misunderstand. Para hindi ko ma-misunderstand o para mapaikot mo ako? See? That's exactly the reason bakit kailangan kong ingatan yung mga sasabihin ko sa'yo. Wala pa nga kung ano-ano na yung naiisip mo. Sagutin mo na lang kasi. Nasa Manila kasi si Raffy. At kausap niya sina Kyle at Trixie. Gusto makipagkita whatever. Pero syempre, hindi ako pumayag. Wala akong balak makita si Raffy, no? Eh ano yung mga binura mo? Bakit nagbubura ka ng chat? Sinesend kasi ni Kyle yung usapan nila ni Raffy. O anong meron sa usapan nila? Bakit ka nagbubura?
May I miss you ba? Miss ka na ni Rafi? Gusto ko niyang makita para makipagbalikan sa'yo, ganun ba? Nepoy! Ganun, tama? Tama, di ba? Eh bakit nagagalit ka? Bakit parang kasalanan ko? Naglilihim ka kasi sa akin. Hindi naman ako naglilihim ah. Hindi ko lang sinasabi kasi hindi naman kailangan. Anong hindi? Hinahanap ka ng ex mo tapos di mo sasabihin sa akin? Eh ano bang difference ha? Pag sinabi ko o hindi. Eh eto na nga oh. Wala akong ginagawang masama pero galit na galit ka sa akin. Nakakairita kasi yung ang dami-dami mong tinatago sa akin. Eh nagtataka nga ako eh. At nalalaman mo rin naman. Yun nga eh. Kung hindi ko aksidenteng nalalaman, ano na lang, di ba? Ano na lang tayo? Tahimik, masaya, hindi nag-aaway. Ah, hindi puro lihim, taguan at lokohan. My God, Nepoy! Honestly, naguguluhan na ako. Ano bang pinag-aawayan natin? Ano ba yung issue? Ikaw ang issue. Ano bang ginagawa ko sa'yo, ha? Kanina lang ang saya-saya natin eh. Ikaw at ang lintik mong ex na yan. Hindi ko nga kikitain eh. Pero hindi mo sinabi sa akin yung mga nangyayari sa'yo. Akala mo ba hindi ko alam na ayaw sa akin ng mga kaibigan mo? Lalo na ng mga magulang mo? Akala mo hindi ko ramdam na mas gusto nila yung ex mo para sa'yo? O kung hindi man yung ex mo, yung katulad ng ex mo? Ano? Alam ko lahat yon, princess. Ang pinagtataka ko, wala kang sinasabi sa akin. Eh alam mo naman pala bakit hindi ikaw yung nagsasabi sa akin? Eh kasi inaantay kong ikaw yung mag-initiate ng conversation. What the hell? Paano ko gagawin yon? Nepoy, alam mo ba, hindi ka type ng friends and family ko. Nepoy, hanap daw ako ng mas higit pa sa'yo. Ganon ha? Ganon yung gusto mo? Eh all this time nga, ayoko malaman mo yon. Kasi hindi naman importante yung sasabihin nila. Ang importante yung tayong dalawa. Tapos malalaman-laman ko na mali pala ako? Gusto mo pala yung morbid eh. Gusto mo yung sinasampal ka ng masasakit na salita. Parang mas okay pa nga yun eh. Kasi at least honest ka sa akin. O sige. Given na sinabi ko lahat ng yon, ano ngayon? Anong gagawin mo? Ano? Aawayin mo ako? Sa akin mo ibubuhos yung inis at galit mo? Ano? Nepoy, ano bang gusto mo? Ano bang kailangan mo sa akin? Anong gusto mong mangyari, ha? Bakit ba tayo nag-aaway? Aminin mo na lang kasi, princess. Aminin ang ano? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, wala na akong interes o kung ano man kay Rafi. I am done with him. Matagal na. Aminin mo na lang na naniniwala ka sa sinasabi nila. What? Aminin mo na lang sa akin na ganun din yung iniisip mo. Na I'm not good enough for you. Na hindi tayo bagay. Na meron diyang masigit pa sa akin. Aminin mo sa akin na ganun din yung iniisip mo. Nepoy, ano bang pinagsasabi mo? In denial ka lang. Kasi gusto mong panindigan yung desisyon mo na ipasok ako sa buhay mo. Parehas nating alam? Well, Nepoy, clearly you don't understand how I feel. How I feel for you. Talaga? Parehas nating alam, ha? Hindi kaya nasa iyo yung problema? Hindi kaya mas ikaw yung naniniwala sa sinasabi nila? At ganun din yung tingin mo sa sarili mo. Pero pilit mong pinapasa sa akin yung sisi para ako yung magmukhang masama at ikaw yung kawawa. Nepoy, are you sure you love me? And you want me? Parang dapat yata mag-isip-isip ka muna. Kasi hindi ko kaya magstay sa isang relationship na puro insecurities. Puro competition. Kasi the last thing I want na mangyari sa atin is you trying to prove yourself to me. And me trying to prove my loyalty to you. Alam ko kung anong gusto ko. Eh ikaw, alam mo ba kung anong gusto mo? Aalis na ako. Kasi tingin ko, hindi tayong dalawang dapat mag-usap. Tingin ko, ikaw at ang sarili mo ang kailangan magtuos. Popoy at
Bea, natauhan ako ng slight sa mga sinabi sa akin ni Princess. Natauhan pero for some reason, ang stubborn nung nararamdaman kong selos, insecurity, at takot. Si Princess din naman kasi, palaging itinatago yung mga bagay na kailangan kong malaman. Nakakatawa kasi si Raffy, never ko pang nakita. Never ko pang nakilala pero galit na ako sa kanya. Isama mo pa yung sulsulerang sina Trixie at Kyle. Nabait-baitan kapag kakaharap ko. Tapos naninira na kapag wala ako. Magsama-sama silang tatlo. Silang tatlong mga tipaklong. At oo nga pala, yung parents ni Princess. Tito at tita, mahal ko po kayo. Pero ang samaan niyo po ng slide. But kidding aside, Popoy at Bea, what should I do? How do I get over this feeling? Paano ba mawala yung selos na nararamdaman ko? Paano ako makaka-move on sa insecurities ko? Paano ko mapoprotektahan yung relationship namin ni Princess mula sa mga mahal niya sa buhay na ayaw sa akin? Should I even pursue this relationship? I want to. I really do. Mahal na mahal ko si Princess. Pero natatakot ako na baka maging toxic lang ako. Sana matulungan ninyo ako, Popoy at Bea. Looking forward to hearing yung mga comments ng mga kamorkada rin. Maraming salamat sa patience and determination ng team ninyo na mabigyan ng buhay ang sulat kong ito. God bless and more power. Lubos na nagseselos. Nepoy. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin 30 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. At yan na nga po ang pagtatapos, ano? At pag-umpisa na rin ng mga katanungan ni Nepoy sa ating lahat. Sa kung ano nga ba ang dapat niyang gawin? Simpleng selos? I don't think so. Medyo komplikadong selos na itong nangyayari kasi kaya Nepoy. At seryoso naman ito. Hindi na siya petty kasi. Masasabi nating medyo nandun na sa bingit ang kanilang relationship kahit pang issue na eh. It's a major issue, Bea. At medyo may sama na rin ang loob itong si Nepoy sa mga taong malalapit dito kay Princess mismo. Sama na ng loob yun eh. Hindi na basta tampo lang o hindi lang isolate halos majority ng mga nakapaligid sa kanya. Eh medyo kontra nga for some reason na at gustong mapapunta si Princess sa iba. Ganun. Correct. Oo. Alam nyo, napapansin ko, Popoy, just sa comment section, ang daming imbiar na kels kay Nepoichi. Kasi nga, di ba, aminin natin, totoo naman na medyo bordering toxic na nga yung pagsiselos nito ni Nepoy. Kaya lang mga kamarkada, gaya nga nung sinabi ni Popoy, hindi naman na siya simpleng selos lang na may nakita, tapos bonggang-bonggang selos. Tandaan nyo, kayo ba naman ang lumagay sa lugar ni Nepoy? Tapos makakarinig kayo na kung ano na yung kinukuda ng mga kaibigan ni Princess. Tapos yung magulang pa, lalong-lalo na yung Pudrakels, hindi natin sure yung nanay kung anong opinion niya tungkol kay Nepoy. Pero yung Pudrakels, hindi rin bet etong si Nepoy. Pero pagkaharap nila, "Uy, friend, kamusta ka na? Okay, yung tatay, uy, Nepoy, pasok ka, kain ka, ganyan-ganyan." Pasok ka, pangit na mo makita ng mga kaibigan kung dyan ka sa labas pakakainin. Diba, kung ikaw makakarinig ng ganun, makakaramdam ka rin talaga ng takot. You're going to feel threatened and insecure. Kasi in the first place, si Nepoy naglakas ng loob na, alam mo yon, ligawan talaga ang babaeng nagpatibok ng puso niya. Diba, hindi naman siya sa
insecure or pero or unang-una, Bea, no? I mean physically. Okay, physically dinescribe sa atin ni Nepoy kung gaano kalayo yung diferensya sa itsura nila. 'Di ba? Doon na muna tayo kung paano niya nagustuhan nga itong si Princess, kung paano siya nabighani at sinabi niya nga na talagang sinuwerte ako sa isang princess. 'Di ba na she's really out of my league, yun pa nga yung sabi. Ibig sabihin hindi mo aakalain na magiging girlfriend niya itong babaeng ito. 'Di ba? Pero lampas ka na ron sa stage na yun. Yeah. Eh okay lang sana. Okay lang sana siguro, Bea, no, kung wala na mga naririnig-rinig, may mga ano. Ito si Nepo, yan laki rin ng tenge, no? Lagi na na-chichempo naman. Diba? Nagkakataon naririnig niya. And ang naaaning din kasi si Nepoy, kung hindi pa niya parang aksidenteng naririnig yung mga ganyang comment, mga pwedeng sa iba, sa iba't ibang paraan nila nalalaman, nababasa siguro sa chat or something like that, hindi pa sasabihin ni ano talaga eh. Walang sinasabi si Princess na ano na ayaw sa'yo ng friendlings ko, ganyan-ganyan. Yeah. Which is, alam mo, yung iba dyan, agree kay Princess na tama, hindi mo, huwag mo sabihin kasi issue lang yan. Meron din naman magsasabi na dapat in-open up mo kaya Nepo yon para, alam mo yon, at least aware siya kung saan nakatayo yung opinions ng mga kaibigan niya at lalo na nga nung parents niya or something like that. Ako, happy pero ako Bea, doon sa dating kaso habang nagtatanong ako, sabi mo hati ako. Okay. Ayan, doon sa parting yun, paano nga ba yun? Okay. Sige, meron kang boylet na hindi napupusuan ng mga taong nasa paligid mo, pero gusto mo naman siya. Ano ba dapat? Ano ang gagawin mo? Okay, ano ang gagawin mo? Bilang isang babae. Well, alam mo ako, Popoy, mas ano kasi ako eh. Ayoko yung may... Ako naiirita ako pag may lihim or something like that. Kaya ako, sasabihin ko in a way na hindi siya issue, okay? Sinasabi ko lang sa'yo para aware ka, para alam mo yung totoong pagkatao ng mga tao sa paligid ko. Pero sasamahan ko ng assurance. Sasamahan ko ng pangako na huwag kang mag-alala, hindi ako nakikinig sa mga sinasabi nila. May sarili akong pag-iisip at may sarili akong kakayanang mag-desisyon para sa sarili kong buhay. Huwag kang mag-alala. Naririnig ko lang ang opinion nila pero hindi ko sila pinapakinggan. Mahal kita at alam mo yon, hindi kita ipagpapalit, hindi ako makikipaghiwalay sa'yo over petty things na dinadahilan nila kung bakit ayaw nila sa'yo. Like the looks, the estado sa buhay, whatsoever. Alam mo yon, may mga ganong ano, ganong tipuhan. Para siguro, ano, Bea, Popoy, yung kaninang ano, no, yung issue na kinukompare siya sa ex na si Rafi. Paano yun? Paano mo i-handle yun? Na boto pa rin sila dun sa ex mo? Makikipagkwentuhan ka ba about it sa present mo? Saan? Makikipagkwentuhan sa? Dun sa current kay Nepoy, halimbawa. Diba? Si Rafi kanina, pinakikwentuhan nila. Ay nako, itong dalawa talagang to, pinupush pa rin sa akin si ano. Ganun ba? Ganun ba dapat? Or not necessarily? Ako ha? Ako, hindi, yung kapitbahay niyo dyan. Na, ito yung tama ah. Kung ito lang yung parang diskarte ko. I will chika everything. I will tell Nepoy everything. Para hindi magkakagulatan. Para hindi siya yung, anong tawag dito, bigla-biglaan nagugoyo. Para aware siya ano talaga ang nangyayari sa side ko. Kasi, alam kahit mo, pa medyo sumama yung loob niya ng konti sa mga best friends mo, ganyan. Alam mo ya, kasi alam mo po, naranasan ko yan. Yeah. Hindi, okay. Kasi naranasan ko parehas yan, yung halimbawa, yung mga friendlings ay ayaw sa akin. For no apparent reason, dahil lang sa bagong salta ako, alam mo yon, at friendling pa rin nila yung exong. Alam mo yon. So, kung ano-ano, lahat na ginagawa ko, bawat kibit ko pinapansin. Kaya ako nangirita kasi
Si Joa Bells hindi chinichika sa akin kasi nga ayaw niya ako mag-worry. Pero ako, I wanna know kasi alam gusto ko may sandata ako. Alam mo yun, gusto ko alam ko kung ano yung binabato nila sa akin para alam ko paano kay pagtatanggol yung sarili ko. Gets mo ba? Ayoko yung pinaprotektahan ako tapos ako wala akong kaalam-alam, mangmang ako. Although alam ko namang may issue pero wala akong idea what's really happening. Kaya gusto ko malaman lahat. Ichika mo sa akin, anong issue nila? Anong problema nila? Para at ganun ka rin. How to protect myself, how to react, and I could think about it pa. Yung parang maano ko, makalma ako, na ah, okay, ito palang tingin nila, ganito palang ugali nila, okay, so anong gagawin natin? Alam mo yun, yung may game plan. Hindi yung ikaw para meron ka lang, ano, no? At ikaw may baon ka lang. Yeah, at least may preparation ka. Pero hindi dapat, anong tawag mo rito, hindi naman yung mapunta ka dun sa state of paranoia. Di ba? Na paranoid ka na, ay, ito ayaw talaga sa akin ito. No, not necessarily. Siguro you owe it to your ano no your partner din na alam mo to binibiro pa rin ako tungkol dun sa ex ko. Kaya nagaano pa rin siya. Para ito ha baka marinig mo na magbiro sila ganyan sila. That's how they are. Eh. Siguro kailangan ng ganung explanation pero huwag ka na ma-offend. I'm with you. Yung assurance kailangan niya. At saka yon yung si chinika ni ano ni Princess yung nagbubura nga siya ng mga GC. Nakakaparanoid din naman yon. Mabuti pa i-chismis mo na lang. I-chismis mo na lang din sa jowa. Wait. O tingnan mo itong mga tangang to. Nagsisend ng mga screenshot ng ano oh. Bea, na, ikaw ba? Nagbura ka rin ng mga chat na ano. Hindi. Uchi Kielski. Hindi. Never? Look me in the eyes. Oh, hindi ito itingin si Bea sa camera. Nakatingin lang sa monitor. Ayan. Ang sarap ng smile. Oo, ganda. Papoy, stick to the topic, okay? Yung pagsisend ng screenshot ng friend ni Lynn na ang tawag dito, kaya kasi nakaka-paranoid. Kasi para kay Nepoy, alam niya kasing may something. Pero lahat may something. Pero itong si Princess, parang kala mo walang nangyayari. Kaya nakakaaning na bakit hindi ka chumichika, di ba? Although I'm not saying tama si Nepoy sa story na to, ha? Nasa good sa... No, I'm not saying. Kasi nga, namamanifest tuloy lahat ng ano, yung insecurities, lahat ng takot ni Nepoy. Ang napagdidiskitahan niya tuloy, si Princess, di ba? Yan. Oo. Yun lang naman kasi ang ano eh. Yun na yung halos nakikita niyang kakampi niya na pinoprotektahan niya rin. Alam mo yun, doon siya makahanap ng kakampi. Kaso wala rin siyang outlet na mapaglabasan ng inis niya. Di ba? Nakaka-frustrate naman din talaga ng mga kapamilya na para bang yung mga best friends against you. Yung parents talagang in your face. 'Di ba? Eh parang sinasabi na eh, hindi pa naman siguro. Hayaan mo lang at nagsasawa pa yung bata sa ganyang itsura, maghahanap din niya ng mas maganda-ganda, 'di ba? Ano? Yung mga ganun. Alam mo na ako kay Nepoy. Eh. Kumbaga, eh alam mo kasi bago pa lang parang ang naging dating kasi lalo na no nag-uusap yung magkumpare, yung tatay ni Princess tsaka yung kumpare niya. Ay nako, huwag mo muna pag-uusapan yung kasalan. Alam mo parang sa kotse, ganyan. Eh, ito namang anak ko eh, graduate na yan. Pwede nang mag-asawa yan, pero ngayon naman eh, nagpa-practice pa lang yan sa pakikipagrelasyon. Parang ano, parang binigyan ng, sige, ito muna nga lumang sasakyan na medyo kakarag-karag ang pagsanayan mo maigi na. At tsaka na tayo bibili ng brand new, yung maganda na, ano, yung maganda talaga, impressive, automatic para sa'yo. O, pagsawaan mo muna itong pangit. Pagsawaan mo muna itong pangit na itong ano, auto na ito. Parang gano'n, no? Kung i-imaginein mo kung paanong in your face na na-insulto naman din talaga itong si Nepoy. Ayan. Pero, okay, punta na nga tayo doon sa point naman na si Nepoy. Ay, okay. Sige, go ahead. Ay, ano ba yun? Point na? Yun na ba yung ano, selosan sa ex? Ano bang point yan? Yes, ayan. Doon sa sa tinatanong niya sa atin, Nepoy, alam mo, meron ako nabasang comment kanina, no? Sinusubukan kong hanapin eh. Pero ito, isa rin maayos na comment mula kay Paul Santos. Sabi niya, Nepoy, try mong i-focus yung relationship na nyo ng kayong dalawa lang ni Princess. At yung trust na ibibigay mo. Sa tingin ko, na-prove naman na ni Princess na totoo siya
Kasi ilang beses ka na niyang ipinagtanggol kahit sa parents niya. Magmahalan kayo, hindi yung kung ano ang pinagseselosan. Isipin nyo yung kayo, hindi yung sasabihin ng iba. Huwag tamang hinala. Thank you, Oliver, Paul Oliver Santos sa comment na ito. Pero alam mo kasi, Bea, nakakainis eh. Nakakainis na ito na nakikita na kita. Na mahal na mahal ko, gusto kitang kasama. Pero yung mga taong nasa paligid niya, na at any time lalabas, nandyan yung parents, nandyan yung mga kaibigan, eh, hindi mo naman pwedeng sana, hindi nyo nalang kasama itong mahal na mahal ko. Ayaw sa akin itong mga to eh. Alam mo yung parang ano, may, kumbaga yung hangin parang pakontre, parang papalayo. Pero totoo yun, bakit nga ba pakikinggan mo yung mga sinasabi nila? For as long as hindi mo sinisira yung buhay ni Princess, di ba, hindi ka masamang impluensya para sa kanya, hindi mo siya finifeed na mga information na huwag tayong makinig sa kanila at all. Lahat na sasabihin nila kay makakabuti sa'yo, huwag mong pakinggan, dapat ako. Eh, naku eh, siguro kung ganun, finifeed mo siya na huwag ka na makinig dyan, suwayin mo na yung magulang mo, yung mga friends mo, huwag mo na samahan, hanap na tayo ng iba mga friends, yung mga medyo kalibel ko, yung mga ganyan. Diba parang ano naman, yun ang off. Yun yung teka, mag-isip-isip ka. Pero kung nagpapakatao ka na humaharap sa kanila kahit ano pa mga nakakainsultong mga bagay, you just have to actually you have nothing to prove to them dito sa mga tao nakapaligid. But you have much to prove to yourself, 'di ba? Yung pagiging insecure mo, malaking problema 'yan. 'Di ba? Na kakampi mo naman yung inaalagaan mo, hindi naman siya nagdadalawang isip. Anong issue mo? So walang issue sa kanila, ikaw na tumatanggap ng mga sinasabi nila. Ikaw kasi nagpo-proseso noon. Ikaw yung may issue. Mm, tama. Alam mo, Nepoy, I'm so nakaka-relate to you, no? Lalo na dyan sa mga pagsiselos sa mga ex na yan. Naranasan ko rin yan. Kaya alam mo, anong pwede mong gawin, no, Nepoy, no? Una sa lahat, tigil-tigilan mo yung pagtitingin sa social media nung ex ng jowa mo, no? wag mo gagawin. Tigil-tigilan mo yan. Kasi hindi mo may iwasan talagang ikumpara ang sarili mo kapag ka nakikita mo yung ginagawa nila sa buhay nila. Tapos, although, alam mo, pagdating sa mga ganyan, Popoy, may responsibility din naman si Jowa na may ex. Kasi once, halimbawa, kapag ka tinanong ka ng Jowa mo anything about your past, make sure na i-share mo, make sure na ikukwento mo, hindi yung i-disregard mo yung tanong niya, past is past, huwag na natin pag-usapan, ganyan. Eh gusto ko nga makilala ng tao, gusto malaman yung history mo. Pag may tinanong sa'yo, i-share mo ng bonggam-bongga as try to tell everything about you. Kasi nga nakaka-paranoid kapag ka wala silang kaalam-alam sa history mo, sa nangyari sa'yo, hindi para ang tawag dito, hindi para ikumpara yung sarili nila, kundi para makilala ka lang talaga. At alam mo yun, handa sila kung ano man yung pwedeng isyong umusbong na may kinalaman sa ex mo. Just be open. Yun yung sanang gawin din ni Princess para mabawasan yung pagkaparanoid ni Nepoy. Pero Nepoy, ikaw, ayusin mo yung pakikipag-usap. Kaya kay Princess, hindi yung ang pakikipag-usap mo eh, parang kala mo, niloko ka na. Alam mo yung gano'n? Parang ginawa ng masama si Princess. Ayusin mo yung pakikipag-usap mo. Hindi yung paranoid ka kaagad. Magtanong ka ng maayos. Mag-usap kayo ng maayos. And I'm telling you, Nepoy, kapag ka tumagal-tagal na kayo at nakita mo wala namang ginagawang masama si Princess, makaka-get over ka. I'm telling you, makaka-get over ka dyan sa insecurities mo, sa pagsiselos mo. Yeah. Lalo na kapag ka napatunayan mo na mahal ka ni Princess. At alam mo, isa pang taktika ni Epo. Ito ah. Isa pang taktika ang pwede mong gawin. Di may mga alam ka na doon sa ex, di ba? Yung pinagseselosan mo, saan magaling, anong tsura, anong kinaangat sa'yo. Ngayon, isipin mo kung saan ka, ako personally, isipin mo saan ka mas nakakaangat sa kanya. Aba, mas mapait ako, mas magaling ako magluto ng adobo. Ang tawag dito, si Princess, ang kasama ko ngayon. Magaling ako sa ganito, sa ganyan. IT ka, di ba? O si ano ba, kaya bang i-IT-hin yung mga bagay-bagay? Alam mo yung mga i-uplift mo yung sarili mo. Sa umpisa, it's going to look like you're comparing. Pero but the truth is, you just have to see na hindi ka eme-eme, na may ibubuga ka,
Kaya ka nga nagustuhan ni Princess. Kaya nga naging jowa mo si Princess. Yeah. Kasi alam mo yun, there's something really good in you. Diba? Totoo yan, Bea. Meron siyang nakitang maganda sa'yo. Ikaw kasi alam mo, you have to learn to appreciate yourself more. Nepoy. Okay? Yan yung kulang sa'yo. Na-appreciate mo and you are still in disbelief. Hindi ka pa rin makapaniwala ng isang princess ay pumatol sa'yo. Diba? Tanggalin mo na sa utak mo yun. Tanggalin mo na sa utak mo yun. More than the physical appearance na incomparable, sabi mo nga, o sabihin na natin incompatible kayo ni Princess, tanggalin mo sa utak mo yun. Sinagot ka na niya eh. Sinagot ka na niya, tinanggap ka na sa buhay niya, at ipinakilala ka pa sa mga kaibigan niya. They may be in denial na tinanggap ng isang anak, ng isang kaibigan nila, yung isang taong katulad mo, pero saan ka lang ba nila kilala? Diba sa itsura pa lang naman? Na na try mo na ba na ipakita sa kanila ang ganda ng ugali mo? 'Di ba na hindi ka man hindi man makinis ang balat mo pero napakakinis naman, napakalinis ng kalooban mo, 'di ba? And your love is so pure. 'Yun yung mga nakita sa iyo ni Princess na magre-radiate kapag ka hindi mo pinansin lahat ng mga negative comments na sasabihin nila. 'Di ba? Patunayan mo na hindi porke hindi kagandahan ng itsura ay hindi rin maganda ang gagawin sa buhay. Okay? Ganyan, kasi ganyan tayo eh. Na-expose tayo sa ganyan sa mga pelikula kapag ka medyo hindi magandang itsura. Ah, ito yung ano, kontrabida to. Kontrabida yan. O kaya yan yung magnanakaw mamaya. Yan yung mamamaril mamaya. Ganun. Tanggalin mo na yon. Tinanggap ka ni Princess bilang ikaw more than your physical appearance. And you have to accept yourself also. Nang hindi mo tinitignan yung physical na, sabi mo nang yung malayong diferensya ninyo ni Princess, siya nga, hindi tinignan yun. Ikaw pa. Diba? Oh. That's a missing equation there. At saka, alam mo, Nepoy, alam mo kung paano mo matatalo yung ex. Wow. Eto mga kabrukada, the biggest flex talaga. As in, eto panalong-panalo ka. Kapag ka nakita ng lahat ng mga tao sa paligid ni Princess na sobrang saya ni Princess at sobrang in love sa'yo. Kaya alam mo kung, gusto mo, kung anong dapat mong gawin para matalo mo yung mga evil thoughts na maganyan at yung mga ex. Lunurin mo sa pagmamahal si Princess. As in, sakalin mo ng dambing yung mga ganun. Kailangan kapag nakita nila na sobrang saya, sobrang in love sa'yo ni Princess, talo na, wala na, ekis na, wala nang panama sa'yo. Ekis ka na lalo, mukhang ginayuma mo na. Oo, yun talaga. Mukhang pinagsindihan mo na ng itim na kandila. Na-asin yun talaga na, okay, aanhin ko kung mas pogi siya, mas maganda siya, eh tingnan mo naman yung jowa ko, di ba? Ulol na ulol sa akin. O, saan kayo? Ganon. Diba? Ganun yun eh. May kanya-kanyang mga talento na magkakaiba na ibinigay sa atin. Diba? You don't have to overthink and hindi mo kailangan na i-prove yung sarili mo. Diba? Nang sobra. Lalo hindi naman naghahanap yung taong target talaga nung pagmamahal mo. Diba? Huwag kang OA, Nepo. Yun lang, relax. Diba? Relax. Alam mo, kahit guwapo. Ito na, sasabihin ko sa iyo, Nepoy, for your peace of mind. Diba? Ito na yun. Kahit guwapo. Ito na yun. Sige, kahit guwapo. Kahit guwapo, ganun pa yun. From a guwapo to to someone like you, na hindi guwapo ang tingin sa sarili. Hindi kasi insecure eh. Insecure itong si Nepoy. Diba? Pero alam mo, hindi ko naman sinasabing mula sa isang guwapo. Kahit yung mga guwapo, diba? May mga masasabi mga taong nasa paligid ng mga jowa nila. True. Diba? Ganun yun eh. Oh, gwapo nga yan, tamad naman. Yan. Gwapo nga yan, kaso ano naman yun? Ang hina ng utak. Sana iba na lang, dibali na. Diba ganun yung nare-realize mo ba yun? Wala sa itsura yan. Diba? I mean, yung first impressions na naibigay sa kanila, ay, gwapo, sige, maging jowa na. Pero pagka nakilala na nila ng gusto, ay naku, gwapo nga yung jowa ng anak ko pero hindi na mo maasahan sa bahay. Suplado, nakikitulog pa hanggang sa amin. Hanggang gwapo hindi... lang. Hanggang gwapo lang. Hanggang dun lang siya. Diba? Yeah. So why do you have to compare yourself?
Diba? Doon sa mga taong iyon, ikaw maayos ka, walang reklamo sa'yo si Princess. May reklamo yung iba, siguro. Pero sabi ko nga sa'yo, siguro ito rin si Princess. Pagpasalamat mo, nagwapo yung nauna sa'yo. Why? I don't know. Hindi, bakit mas gwapo yung ano? Siguro ano, pasalamat na rin at nagsawa na siya doon. Hindi, kasi alam mo sa mata ng iba, tinan mo, natalo niya yung gwapo. Hindi binalik yun. Princess yung ex. Hindi pinagpalit sa mas gwapo. Oo. Nag-ano, hindi upgrade yung ginawa. Hindi. It's just but physical appearance. Diba? There's more to love kesa sa physical appearance. Marami pang bagay. Hindi mahal ko kasi gwapo, mahal ko kasi maganda. Lahat yan, kukupas yan. Maniwala kayo. Yun lang. Nakapagod din maging gwapo kung ano yun. May maintenance din yan. Nepoy. Sabi nila, yung mga gwapo. Maintenance? Kaya buti, oo, hindi ako kailangan, perfect ka. Hindi ka pwede may tagyawa. Hindi ka pwede makyauti, ma-oily, ganyan. Pag-gwapo ka. Kailangan mabago ka. Kailangan formato ka, di ba? Para hindi ka masabihan ng gwapo lang. Basta tanggalin mo yung, yung paranoia mo. Uy, pangit na yan, ha? Yung napaparanoid ka na. Na para bang kalaban mo sila lahat. Pati napagdidiskitahan mo na si Princess. Kawawa naman si Princess. Wala siyang ibang ginawa kundi protektahan yung emosyon mo at ipagtanggol ka naman, 'di ba? You appreciate her also. Oh, i-appreciate mo yung pagmamahal niya sa iyo, 'di ba? Ganun. O magbasa tayo ng ilan sa mga komento, Bea. Ah, okay. Ito, isi-shoutout ko lang si Jello Ramos dito sa YouTube Else dahil nagpadala siya ng 5 Australian Dollarets. At sabi niya, kaya sabi niyo, hindi na nakapagtataka kung maghihiwalay kayo ng princess kung wala kang tiwala sa kanya. Oh, exactly. Masisira kayo pag wala kang tiwala sa kanya. Nepoy. Sabi ni Girly Ann Aridedon, ang better mong gawin is show them what more you can give and for sure, sooner or later, magugustuhan ka din nila, lalo na ang parents ni Princess. Make yourself better, lalo na ang future mo. Yeah. Tapos, sabi ni Ken Bayona, tayong mga gwapo ay may kapintasan din na hindi nakikita ng iba. That's true, I agree. Diba Ken? Ganun yun, akala nyo lang, may kapintasan din po kami. Sabi rin naman ni Sergio Gonzalez, relax daw ang sabi ni Popoy. Yung tipong magpahiga-higa ka lang sa sala, pangiti-ngiti at ipanatag ang isip na mahal ako ng mahal ko. Ganun. Tama. Diba? Ganun ka lang. Hindi yung lagi kang tense na baka maniwala na yung sa sinasabi ng mga kaibigan niya. Baka maniwala na yung sinasabi ng tatay niya. Baka may pinapartner na yung tatay niya rin sa kanya. Wala, mapapagod ka lang. At kapag ka ang tao, pagod mag-isip, pumapangit, hindi nakakatulog, hindi mukhang fresh. Nanlalalim ang mata. Dehydrated ang labi. Hindi nakakakain na maayos. Ang dry ng skin. Gusto mo ba yun, Nepoy? Ayaw natin yun. Sabi ni Bad Trip, Nepoy, mahal na mahal ka ni Princess. Pinagtatanggol ka niya sa lahat. Siya na din mismo umiiwas para hindi mo malaman kasi ayaw niya nag-aaway kayo. Please lang, pre. Huwag mong sayangin yung kanyang babae. Sabi ni Bad Trip. Sa'yo, Nepoy, ha? Diba? Okay lang yung selos basta you keep it reasonable. Diba? Yeah. Yung bang yung may tamang rason ng pagsiselos pero kung lahat na lang ang ikikilos, lahat na lang pati yung mga nagchat-chat sa girlfriend mo, sa kapartner mo, pagsiselosan mo, sino yan, sino to, sino yan, ay nako, nakakapagod yan, yun ang toxic. Sana wag naman umabot sa ganun. Kaya naman, maraming salamat sa iyo, Nepoy. Ang dami pang masasabi ng mga kapamilya natin, ikaw na ang mag-review. Ha, sa mga nila, sa mga comments nila, sa mga suggestions nila, basta you relax your mind, kalmahin mo lang yung sarili mo. Guwapo ka, hindi nga lang kita sa mukha, pero guwapo ang ugali mo. May reservation. Hindi. Guwapo ka, period. Kasi siya yung sinasabi niya, hindi raw siya guwapo, hindi raw siya pogi, ganyan.
O sige, yan, pagbigyan natin. O tanggapin mo yung sarili mo. Hindi ka namin bubulahin. Sige, hindi ka gwapo, pero gwapo ang pag-uugali mo. Yun. If there is such a thing, kauso mo. Ganyan, mga ganyan. There's such a thing. Wala kasing gwapong pag-uugali si Popoy. Oh, maganda. Magandang pag-uugali. Ayan, meron. Popoy, pasalamatan na natin yung mga nagsipagana for today's video. Maraming maraming salamat sa iyo. Warlito Alagao bilang Nepoy. Si Princess Jamie Rubio tayo dyan. At yung magulang ni Warly, China Pops at Jackie G, mabuhay po kayo. At yung kumpare naman, si Dan Kaposyon tayo dyan. Si Kyle Chan Palma, si Dad, nako, Jag Kamat. Trixie, yes, ako po yun. At ang nagsulat na kay Ramay, kay Nepoy, ako po yan. At ang edit, loko, loko. Yeah. Thank you so very much. Ha, sa mga magagaling natin mga dramatista, totoo po yan, no? Napa-comment nga yung kasama natin na si, ang producer natin, si McCoy, dalang-dala tayo today. Ah. Oo nga, dami niyong ko. Ang ingay din ng GC natin. Oh. Ang daming ano, side comments dyan sa GC natin. Nakakaloka. Mm. At ang producer po natin for today, mm-mm, si Dan Kapusyon. Kaya maguloy. Kasi yan si Dan Kapusyon. Dapat natin. Dan Kapusyon, thank you! Oh, ang ingay ng ano natin, ng GC natin ngayon. Ulitin natin ito. Ay, bukas, malay mo. Ano bang meron bukas, Dan Kapusyon? Ipasok mo na. Ngayong Biyernes sa Dear M.O.R. Hindi ka lang siguro aware. Kasi palagi ka nakafocus sa mga mali mo. Pero ang totoo, ang gaan at sobrang positive ng aura mo. Now I know kung bakit ka na-hire sa position na pang matalino kahit na alam mo na. Hashtag Dear M.O.R. Sobrang slow. Alam mo na. Pang matalino yung post na yan. Ha? Congratulations to you. Pero pang matalino yan eh. Oh, alam mo 'yon, yung medyo magaling, yung magaling. Pero alam mo na. Nai-gets mo hindi pa? Hindi pa rin? Hindi pa? Yung position na binigay sa iyo, pangmatalino 'yan. Pang mga achiever 'yan. Andiyan ka, 'di ba? Ikaw nilagay diyan. Oh, gets mo na. Hindi pa rin. Hashtag Dear M.O.R. ang slow bukas. Sobrang slow. Kaya lahat po ng mga lutang, yun po ang ating requirement for tomorrow. Kailangan papasok kayo sa chat ng lutang. Okay? Ay, kaya mga kapamilya, sa ngayon, maraming salamat. It's almost 3 o'clock. A minutes ago before 3 o'clock. Nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Gwa Popoy. And of course, gorgeous peoples. At ang lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy. At kahit anong mangyari, mga family, stay in love. And stay happy. Bye!